Hello mga kapatid! Say hello of them! Ayan guys, ang pag-uusapan naman natin o isi-share ko kung paano kami nagkakilala or nag-meet or saan kami nagkakilala ng aking hubby! Noong 2015, una akong nag-abroad. Nagpunta ako ng Qatar, nagtrabaho ako ng Qatar. 2018 ko nakilala si Mike, ang aking hubby. Nakilala ko siya sa isang apps. Kasi sa Qatar, meron kasing apps na Badoo. Ewan ko kung merong apps na rin sa Pilipinas yata. Pwede kang mag-install dyan sa cellphone mo ng apps na Badoo. Doon makikita mo or mamimit mo or makikita mo lahat ng mga iba-ibang klase na foreigner. Iba-iba sila. May mga Bangladesh, may mga Indiano, Egyptian, basta UK, marami. Canadian, maraming ganyan. Kasi yung aking hobby is German. Siya ay German. Nationality niya is German. Yun, nakilala ko siya sa Bado. Pero before that, bago kami nagkakilala, marami na akong nakaka-chat na mga ibang lahi doon sa Bado na yan. Kasi doon sa Bado, mayroon kang profile, lalagay mo yung profile picture mo. Tapos, mamaya may mag-like sa'yo, kaya may mag-message, may makakita ng picture mo. And then, pagkatapos, nasa sa'yo naman na yun kung re-replyan mo o hindi. Right, baby boo? Right? Re-replyan mo o hindi, ikaw naman yung mamimili. Tapos, nung time kasi nun sa akin, namimili kasi ako ng mga yung gusto kong i-chat. Pagkatapos nun, itong si Mike na to, o yung aking hubby, nag-reply. Pero nung nag-message pala sa akin. And then, bago ko ni-replyan, tinignan ko muna yung proper picture niya. Yung proper picture niya kasi nun dati is yung parang napaka-seryoso ng mukha niya. Napaka-serious ng mukha niya. Tapos sabi ko, ano ba to? Ano ba naman to? Sabi kong ganyan. So, hindi ako nakipag-chat sa kanya na matagal. Parang nag-chat lang siya na, kung gusto mo akong i-chat, ito yung number ko, WhatsApp yan. Binigay ko yung number ko, binigay din niya yung number niya. Pagkatapos nun, mga 2 weeks yata, ulo, naiyak na ang aking baby. Naiyak na ang aking baby boo. Ayan, mga 2 weeks. Wala akong magawa. So, yun na nga guys. Nung time na yun, day off ko. So, wala akong makachat, wala akong magawa. So, tinignan ko yung aking WhatsApp. Chinat ko siya. Trinay ko siyang chinat. Tapos, nag-reply naman siya. What happened? Galit na galit siya. Galit na galit yung aking baby. Yun nga. Nag-reply naman siya. Eh, hindi ko alam, nasa office pala siya. Malapit pala siya sa accommodation namin. Parang 5 minutes lang kasi alsad yung kanyang pinag-workan dati. And then sabi niya sa akin, magkita kami. Eh ako naman, sige sabi ko, magkita tayo. So nag-meet kami, parang 5 minutes lang. Ang nangyari nun is, ninerebius ako kasi hindi ko akalain na ganun siya katangkad. Tapos ganun siya kapogi. Kahit matanda na siya, kahit may edad na siya, gwapo siya. Kasi nung nakita ko yung profile picture niya, napaka-seryoso niya. napaka-seryoso niya. And then, tinanong niya sa akin kung ano daw yung reaction ko, kung ano daw yung ano ko sa kanya, ganyan. So, ang sabi ko naman, ang tangkad mo, gwapo, ganyan. Tapos, saglit lang kasi kaming nagkita nun, parang 5 minutes lang. Tapos dinrinap niya na ulit ako doon sa malapit sa accommodation namin. Doon unang nagsimula ang aming pagkikita. Tapos hanggang nasundan na nung time na lagi na kaming nagkikita. Pero hindi, parang yung relasyon namin, hindi namin alam kung kami or hindi. At saka hindi ko din alam kung seryoso siya o hindi. Kasi nga, nung time na yun is parang mayroon yung ex niya, nagkikita pa rin sila.
Dahil umuwi pa naman lagi-lagi dati si Mike sa Germany kasi nga andun yung pinaka, oops, yung company nila. Parang doon yung pinaka main. What? What you talking? Gusto din niyang makisali. Yeah? You want to talk also? Yan, gusto din niya daw makisali. Yun nga. And then, after that, nung time na yun, mga bandang October ata, nagkaroon ng problema si Mike sa Qatar. So, napauwi siya, umuwi siya, kasama niya yung anak niya. So, hindi kami nagkita ng 1 month. Parang nag-chat lang kami. Tapos, yeah, from Qatar to Germany, 2 hours yata yung diferensya. So, hindi kami nakikita nyo. Lagi kami nag-chat minsan. Inaantok na rin ako kasi late na rin naman kami nag-chat kasi nga may trabaho pa ako. Yun nga, guys. So, 1 month kami hindi nakikita nun. And then, November, nag-ano siya sa akin. Nag-chat siya o nag-usap kami na sabi niya gusto daw niyang mag-vacation sa Pilipinas. So, yeah! Pasensya na, guys. Ang ingay-ingay ng aking baby. Gusto niya makipag-usap. Yeah, you want to talk? Ayan, you want to talk? Talk up there. Talk. What you want to say? Hello? What you want to say? Yeah, naglalaway siya kasi ang hilig-hilig niyang kumain. Kainin yung kanyang kamay. Yun nga yung nagsabi siya na uwi daw kami ng Pilipinas. Noong time na yun is 3 years. 3 years and 8 months na yata ako sa Qatar noon. Tapos ako, wala akong plan na uuwi noon sa Pilipinas kasi wala pang akong ipon. And then sabi niya, siya na lang daw, bahala. And then yung nagka-problema din ako. Kasi nga yung passport ko, kailangan ko siyang i-renew. Kasi nga 5 months na lang yung ano ko. So, kailangan ko siyang i-renew. Alam niyo ba guys, ang nangyari? Muntik pa akong hindi umuwi. Hindi makauwi dahil nga hindi ko alam na pag nag-renew ka pala ng passport sa Qatar, kailangan kung ano yung nasa ID mo, dun din yung nakalagay sa passport. Ay, kung ano yung passport number mo na nakalagay na number mo, dapat parehas doon sa ID mo. Kasi may ID kami sa Qatar. Parang yung pinaka-ID namin, tapos nire-renew lang every year para makapasok kami. Pag nabakasyon kami, para makapasok kami agad. Makapasok kami ulit dito sa Qatar. Dyan sa Qatar. Yeah! Galit na siya. Ayaw niyang makipagkwentuhan. Gusto niya kasi lagi siya yung kinakausap. You want to see? Hello? 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 Ayan. Yun nga. And then, nung time na yun, sinend niya na yung ticket ko. So, ang uwi namin nun is December 4. Oh my God. Alam niyo ba nung time na yun, yung parang isang araw na lang, nagkaroon pa ako ng problema. Nag-away pa kami. Ganyan. Sabi ko, di na lang ako uuwi. Sabi ko ganyan. Tapos galit na galit siya. Sabi niya, ano daw, magtiwala lang daw ako sa kanya. So, buti na lang may mandup siya. Mandup sila sa opisina. Yun ang lumakad sa aking passport tsaka sa aking ID. Pero nagkaroon din ako ng problema sa aking sponsor kasi ayaw niya akong pauwiin pag hindi ko pa sinabing emergency. Hindi ako pauwiin. Yes! Yeah! Yun! And then, nung time na yun, excited ako na kinakabahan kasi parang 2 months kaming hindi nagkita. Nagkita muna kami sa Oman kasi yung aking flight is Qatar to Oman. Oman to Philippines! Pero yun, una namin pagkikita ulit ng kanyang daddy. Right, Sama? Yung time na yun, at first time din niya umuwi ng Pilipinas. Pero nung umuwi siya ng Pilipinas, alam niyo guys, yung bahay namin is as in yung pangit, ganyan. Siyempre, yung alam mo yung talagang hindi maganda, hindi semento. So, sabi ko sa kanya, bago kami umuwi ng Pilipinas, yung bahay namin ganito, ganyan, ganyan. Mahirap lang kami, hindi maganda yung bahay namin, ganyan. Sinabi ko talaga sa kanya lahat. So, sabi ko naman, kung talagang mahal
mo ako, tatanggapin mo kung ano ako, kung ano yung aking, kung ano rin ugali ng pamilya ko. Kasi tatay ko lasinggero. Tapos sabi naman niya, hindi naman sila yung pakikisamahan ko, ikaw naman. So yun, doon nagsimula ang lahat hanggang ngayon, nandito na kami. So nung time na yun, nung nagbakasyon kami ng Pilipinas, bumalik din ako ng Qatar. One month din ako doon na nagsama kami. Tapos din ako bumalik sa trabaho ko. And then pinauwi niya na ako. Ang nangyari na pinauwi niya ako, sabi niya, ano na lang daw, susuportahan niya na lang daw ako. So umuwi ako ng Pilipinas. Nag-business. Sinuportahan niya yung business namin. Oo. Hanggang nalaman ko na lang mga, what? Oh, naku. What? Nalaman na lang namin na buntis na ako na 1 month nung time na yon. At ngayon, ito na si Bebe Sama. Si Bebe Sama. Yeah. Ito na si Bebe Sama. So, naghintay kami ng isang taon bago kami nagkasama ngayon. Kasi nga, pinanganak ko muna si Sam sa Pinas. And then, 2 months, saka kami nagbiyahe papunta dito. Kasi andito yung trabaho. Yun yung aming love story kung paano kami nagkakilala. So, bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye, guys! Bye-bye! Say bye-bye! Sunod naman na natin, sa susunod na natin pag-uusapan kung ano ang mga katangian, kung bakit gustong-gusto ng mga foreigner ang mga Pilipina. Kasi ngayon, sinusumpong ang aking baby. Ayan. Oh, say bye-bye of them. Bye! Say bye! Say bye-bye! Say bye-bye! Bye!